kwentong kababalaghan. Ganyan kung ituring ng ilan ang lugar na ito. Oh, alright. Aakit tayo at titignan natin kung ano ang meron sa taas. Ito ang sinasabing abandonadong resort and hotel na matatagpuan malapit sa coastline ng Agoo, La Union. So we're here at Dimsu, Agoo. Sinimulan namin ang aming paglalakbay dito sa isang kilalang universidad dito sa Agoo. Dederechoin lang natin ang kalsadang ito at mga ilang minuto lang mula dito ay mararating na natin ang abandonadong resort na ito. Dederechoin lang natin to. Mga 10 minutes drive lang. Okay. Simbahan ng Agoo. Wala na yung traffic lights dito. Let's go. Diretso. Agoo Hypermarket. Overtake. San kaya yun? Turn right tayo. Sana bukas yun. Baka may guard. Dito ba yun? Dito? Pamampas na ba tayo? Baka doon. 50 meters, slide right. Baka ito. Try natin. Sana nandito na tayo sa Batog. Beach ng Agoo. Yan. Turn right daw sa amin ng... You've arrived. Pero nasaan yon? Saan banda kaya yun? Sumali. Mabudol na naman tayo ah. Ano ba yan? Oh, niliko daw tayo dito sa Barangay San Isidro. Pero hindi ko alam kung saan dito. Try ulit natin magtanong. Saan? Baka yan, oh. Yan. Yun na yun. In the power, in the name of prayer, papasukin natin yan. Pero sana makapasok tayo. Tapos sarado pala, no? Wala palang guard. Sa puntong ito ay nagdalawang isip pa kami ng aking kasama kung itutuloy ba namin pasukin ang lugar na ito. Kaya natagalan kami dito sa labas ng resort. May guard kaya dito na nagbabanda? Dito na tayo. Sa araw na ito ay ating bibisitahin ang lugar na ito na ayon sa iba ay pinamumugaran na raw ng mga ligaw na kaluluwa. Bilang proteksyon ay nagbaon kami ng dasal at lakas ng loob para marating lamang at mapasok ang lugar na ito. Langkal! Sige, agbambantay ito ay. Mabalin nga ako ha. Nag-vlog kami dito ay. Nag-video lang dito ay. Igit-igit lang. ...1978 nang simula ng konstruksyon ng lugar na ito. Ito ay isang dating maganda at kahangahangang resort na binuksan noong 1983. Mga sinaunang telepono to. Hindi naman masyadong sinauna. Mga early 20s lang siguro. Ngayon wala nang digital. Meron pa ba be? Wala na. Wala na. Siguro sa loob nito maraming paniki. Binubuo ito ng siyam na villas na may 42 rooms, clubhouse, restaurant, tennis court, swimming pool,
at parking area. Ang resort na ito ay dating isang perpektong lugar para sa prenuptial shoots at site ng paggawa ng pelikula. Sa katunayan, ay itinuturing ito na unang 5-star hotel at resort sa Agoo at naging sikat na tirahan ng mga kilalang tao hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Try nating pasukin tong area na to. Ito yung anong kaya tawag dito? Kitchen? Hindi. Itong area na to yung lababo nila dati. Bakit nga ba bigla itong isinara sa mga bisita? Ayon sa mga kwento, natupok ito ng apoy. Sa katunayan ay makikita pa sa ilang bahagi ng lugar na ito ang mga bakas ng sunog. Sa paglalakbay natin sa abandonadong lugar na ito, makikita ang ilang mga kagamitan at silid sa bawat sulok ng resort. Amoy na amoy na rin ang masangsang na amoy dulot ng mga dumi ng kambing at ng mga paniki. Sa pagpasok natin sa main building ng resort ay mapapansin na laganap ang vandalism sa mga pader nito. Alright, so akyat tayo. Titignan natin kung ano ang meron sa taas nito. Kasulat na dito. Pinandalize na nila yung mga pader na nandito. Mapapansin rin ang mga paniki na naglipa na sa loob. Oh, ang daming paniki sa loob. Yun oh, nakakapit sila. Kapansin-pansin na sa tagal na ng panahon, matatag pa rin nakatayo ang mga pundasyon nito. Isang patunay na ipinatayo ito sa pamamagitan ng maayos na paggawa. Okay guys, so ito yung pool ng lugar na ito. So kung mapapansin ninyo, medyo malawak din siya. At yung kulay ng tubig niya is blue-green or anong kulay ba to? Basta shade of green. Hindi ko alam kung gaano kalawak tong pool nila. Kung ilang square meters. Basta malawak siya kumpara sa mga resort ngayon na makikita dito sa ibang lugar dito sa La Union. Sa aming paglalakbay sa lugar na ito, ay hindi naman kami nakaramdam ng takot at kaba. Mas nanaig ang pananabik sa aming mga mata na matunghayan ng isang dating maganda at isa sa mga bigating resort sa lugar na ito. Mas maganda dito. Wow. Lawak ng lugar. So kung ating lalapitan, makikita natin dito na may mga debris. Para sa lahat ng mga turistang bumibisita dito o bibisita pa lang, huwag nating gawing katatakutan ang lugar na ito. Bagkos ay gawin natin itong lugar na puno ng kwento ng masasayang pangyayari at lugar na kawili-wili sa ating mga mata. Hindi naman siya nakakatakot para sa akin. Parang normal lang na lugar pero wala akong maramdaman na anumang scary moments.
Paalis na tayo at na-explore naman na natin yung halos buong area dito. Yung mga yan, yun. Gaganda ng mga villas nila. Promise. Ang swerte ng mga makakabili ng area na to. Kanina may mga kabataan na narito pero pinaalis ata kasi maingay. Tsaka medyo marami sila. Pinalabas kanina ni Kuya. Hindi ko alam kung anong rason. Pero kami, pinayagan naman ni Kuya. Siguro tayo ay magre-ready ng umuwi. Time check is 12:29 PM na. So, tanghaling tapat ang pagpunta natin dito. Samahan niyo kaming muli sa mga susunod naming paglalakbay na puno ng kwento. Ito po ang inyong Sir Pogi ng LU. Hanggang sa muli, paalam.